Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Pag-uusapan natin ngayon ng isang player na sinabi ng mga NBA scouts na susunod ng Allen Iverson. Sinabi din ng mga sports writer ng New Jersey na ito na ang pinakamagaling na high school player sa buong kasaysayan ng New Jersey. Sinabi nga nila ito matapos na umiscore ang player na ito ng 100 points sa isang game mga kaibigan. At sa huling taon nito sa high school, nag-average din ito ng mahigit 40 points per game. Kaya naman pag-uusapan natin ngayon kung bakit ang player na ito ay naging isang NBA bus at kung gaano nga ba ito kagaling noon. Ngunit bagong lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. So, let's go! Ang player na pag-uusapan natin ngayon ay si DeJuan Wagner, isang high school superstar na nanggaling sa New Jersey, USA. Sa kanyang unang taon sa high school, si Wagner ay nag-average ng 27.3 points per game at naitala din ito ang kanyang season high na 45 points. Isipin nyo yun mga kaibigan, isang freshman sa high school ngunit sobrang dominante niya na agad sa court. Nakuha din ito ang award na Freshman Player of the Year. Sa kanyang sophomore season, si Wagner ay nag-average ng 35.3 points per game mga kaibigan. Gumawa din ito ng bagong career high kung saan siya ay umiscore ng 57 points. Nakuha din ito ang award na ESPN Sophomore Player of the Year. Sa kanyang pangatlong taon, si Wagner ay nag-average ng 31.9 points per game. Ngunit may isang game kung saan si Wagner ay umiscore ng 80 points sa season na yun. Sinimulan ni Wagner ang kanyang huling taon sa high school sa pag-score ng 36 points sa unang laro nito. Sa sumunod na game naman, si Wagner ay gumawa ng 50 points. January 16, 2001 nang umiscore si Wagner ng 100 points laban sa Comedy County Tech. Sa 61 field goal attempts nito, 42 ang pumasok mga kaibigan. Gumawa din ito ng 10 three-pointers at umiscore ng 28 points sa fourth quarter. Natapos ang game na iyon na may score na 157-67. Kaya pa sana makikita ni Wagner ang 100 points ngunit tumigil na ito sa pagtira kahit na may 4 na minuto pang natitira sa game na iyon. Matapos ang game na ito, umiscore pa si Wagner ng mahigit sa 50 points ng 4 na beses sa season na iyon. Nag-average si Wagner ng 42.5 points sa kanyang huling taon sa high school. Si Wagner din ang may hawak ng record para sa pinakamadaming nagawa na punto sa buong kasaysayan ng high school sa buong New Jersey. Matapos ang kanyang napakagandang performance sa high school, si Wagner ay nagdaro sa kolehiyo para sa University of Memphis. Kahit na madaming iba't ibang malalaking university ang nag-alok kay Wagner, napatunayan nga nito na naging tama ang kanyang desisyon. Dahil sa University of Memphis, agad naging big-time superstar si Wagner. Sa kanyang nag-iisang taon sa kolehiyo, si Wagner ay nag-average ng 21.2 points per game. Sa sobrang galing ni Wagner mga kaibigan, ang kanyang coach si John Calipari ay inalis ang scholarship ni Wagner upang hindi na ito bumalik sa kolehiyo at sumali na sa NBA draft. Dahil nga dito, si Wagner ay napili ng Cleveland Cavaliers bilang number 6 pick noong 2002 NBA draft. Si Wagner ay umiscore ng 25 points o higit pa sa 6 ng kanyang first 11 games sa NBA. Napakaganda ng kanyang simula sa NBA mga kaibigan. Ngunit ang hindi alam ng madami, si Wagner ay may sakit sa tiyan na tinatawag na ulcerative colitis. Isang sakit kung saan nakakaranas sa mga taong meron ito ng cramps, fatigue at bigla ang pagbagsak ng timbang. Kaya naman kahit naging maganda ang simula ni Wagner sa NBA, hindi ito naging consistent dahil siya ay nag-average lamang ng 13 points per game. Sa sumunod na taon, si Wagner ay nagdaro lamang ng 44 games at nag-average lamang ito ng 6.5 points per game. Sa kanyang pangatlong taon, si Wagner ay nag-average lamang ng 4 points per game sa 11 games na naglaro ito. Sa sumunod na taon, si Wagner ay inalis na ng Cleveland Cavaliers at inopera nito sa kanyang tiyan kung saan inalis ang kalahati ng kanyang kolon. Sinubukan bumalik ni Wagner sa NBA ngunit isang laro lamang ang nagawa nito sa Warriors at agad din itong inalis ng team. Naglaro lamang si Wagner ng 103 games sa kanyang career sa NBA. So ayun nga po mga kaibigan ang kwento ng New Jersey high school basketball superstar na hindi nagtagal sa NBA. Sa tingin nyo ba magiging malakas ang tandem nila ni LeBron James sa Cleveland kung naabot ito ang kanyang potential? Comment down below your thoughts at aking babasahin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan.